You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial. At tuturo natin sa inyo ngayon ay yung strumming version ng kantang Crazier ni Taylor Swift, okay? So, super dali na ng mga chords dito, guys. Don't worry, matututunan nyo ito kagad. At kung gusto nyo matutunan yung plucking version nito, meron tayong tutorial nyon. Pwede nyo puntaan sa isang video natin para matutunan nyo rin yun, okay? So, yung unang yung gagawin, guys, para sa kanta na to ay ilalagay nyo yung mga kapos sa 2nd fret, okay? So, 1, 2, pangalawang fret, and then good to go na kayo. Kung wala naman kayong kapo, don't worry, pwede nyo gawin to lahat ng ituturo natin dito. Kahit walang kapo, pwede nyo gawin yun, okay? Medyo bababa nga lang siya, pero swak naman siya, okay? So, yan. So, paparinig ko muna sa inyo, guys, yung kanyang intro para may idea kayo kung ituturo natin, ha? So, ganito siya. Okay? So, ganun di ba yung intro niya? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa intro ay A, tapos, ay sorry, D, so D pala, tapos A, and then B minor, okay? So, B minor guys, no? Bar chords yan, pero kung sa mga beginner ay meron tayo shortcut na ibibigay. So, pwedeng ganito na lang, first string ito, second string ito, and then third string ito, so ganyan. Tapos ang istramin nyo lang ay 4th string hanggang 1st string. Kasi shortcut siya, okay? Pero tip ko pa rin guys, lagi nyo pa rin practicein yung bar chords para matutunan nyo, okay? So B minor, pwede rin ganyan, pwede rin ganito, okay? Tapos G na apat na daliri, okay? Mas maganda yung apat na daliri guys, pero pwede rin naman tatlo, okay? So yan, tapos meron siyang G1 sa dulo, G1. Nilagyan ko ng 1 kasi isang stram down na lang yan sa dulong G, okay? Para mas matutunan nyo. So, ganun lang kadali yung mga chords ang intro, guys, no? So, paano naman yung strumming pattern natin, guys, para sa buong kanta, okay? So, sa buong kanta na to, guys, no? Pag natutunan nyo to, wala na tayong problema, okay? So, ganito. Down, down, up, and then ulitin nyo yun. Down, up, okay? So, ganun na sa kadali, kada chords yan. So, down, up, and then down, up. Tapos, lipat kayo ng chords. Tapos yung pinakadulong G ay isang strum down. Okay? So, ganun lang kadali yung mga intro, guys, no? And then, after nun ay pupunta na tayong mga verse. So, dito na yung banda sa and I never gone with the wind. Okay? So, dun yung banda, guys, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa verse ay D, tapos A, and then E minor. Ayan, medyo dumali siya guys, no? E minor. And then, meron tayong G. And then, 2 times yung gagawin yon. Pag nagawa nyo ng 2 times, tapos na yung mga verse, okay? So, ganun na kadali, no? Yung strumming pattern, same pa din. Kung nakuha nyo yung sa intro, wala na tayong problema doon, okay? So, kapag kakinantahan natin yung verse, ay ganito para sa tatunan nyo, okay? So, I never gone with the wind, just let it flow. Let me take it once ago. Come so much more. Seen it before. Okay? So, yan. So, ganun na kadali yung mga verse, guys, no? And then, after nun, ay pupunta na tayong mga pre-chorus. So, yung pre-chorus, guys, ay dito yung banda sa may. I was trying to fly, but I couldn't find wings. Okay? So, doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa pre-chorus at bridge ay, ibig sabihin, same lang bridge, A, okay? Tapos, B minor, and then G, and then, 2 times yung gagawin yun. Pag nagawa nyo ng 2 times, ay tapos na yung mga pre-chorus, 2 times din para sa bridge, okay? So, ganun na kadali, guys, no? So, kung napapansin nyo dyan, meron dyang asterisk akong nilagay para malaman nyo yung pagkakaiba ng kanyang strumming pattern. Kasi pagdating nyo ng A at saka B minor, iba na yung strumming pattern dyan, okay?
So kapag may nakita kayong asterisk, guys, sa bagay, dito lang naman to sa pre-chorus at saka sa bridge, ang strumming pattern na sa kanila ay down, down, up, down, down, up, down, up. Okay? So ganoon na lang kadali. Tapos lipat na kagad kayo ng chords. Down, down, up, down, up. Okay? So kung hindi nyo kaya yung bar chords sa mabilisan, pwede namang shortcut. Okay? So parang ganito siya pag binilisan. Okay, tapos pagdating nyo ng G, ay balik na kayo sa ating normal na strumming pattern. So, okay, so ulitin natin yun, ganito. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay, so ganun lang siya kadali, no? So kapag kakinata natin yung pre-chorus ay ganito. So, yan. Sana nga ba yung benda? So, I was trying to fly, but I couldn't find. You came alone and you changed everything. Okay, so ganoon lang kadali yung mga pre-chorus. And then after nun, pupunta na tayong chorus. So yung chorus, guys, ay you lift my feet off the ground, spin me around. Okay, so dun yung manda, no? So paano yun? So yung mga chords natin sa chorus ay D. You lift my feet off the A. Tapos B minor. Tapos pupunta kayong G. G. Okay? So ganun siya kadali, no? D, A, B minor, G. And then 2 times yung gagawin yun. Pag nagawa niya na 2 times ay tapos na yung mga chorus. Okay? So ganun na kadali, di ba? Same pa rin yung strumming pattern. So wala na tayong problema dun. Okay? So kapag kakinantaan yung chorus ay ganito. So you lift my feet off the ground, spin me around, you make me crazier, crazier, feels like I'm falling and I lost in your eyes, you make me crazier, crazier, crazier. Okay, so ganun lang kadali yung mga chorus, guys, no? And then after nun, pupunta na naman kayong verse, tapos pre-chorus ulit, and then chorus, tapos bridge, tapos chorus, and then tapos na yung kanta. Okay, so ayan, so ganun lang kadali, guys, yung kantang Crazier. Natutunan na natin yung lahat ng parts. So ang gagawin natin ngayon, simulan natin siya simula sa pinaka-intro hanggang sa chorus para malaman nyo yung progress sa kanta na to, guys. Okay? So pwede nyo ako sabayan, no? So dito muna tayo sa intro. So, again, kung wala kayong kapo, guys, don't worry. Pwede nyo itong tanggalin. Gawin nyo lang lahat ng tinuro natin, okay? So, intro muna tayo. Crazier, okay? So yan, so ganun lang kadali, guys, yung buong kanta na Crazier ni Taylor Swift. Okay, so sabi ko sa inyo, makukuha niyo yung kagad eh. So kung gusto niyo matutunan yung plugin nito, don't worry, pwede niyo punta sa isang video natin. At kung gusto niyo makasali sa ating weekly giveaway, guys, weekly tayo namimigay ng bagong kapwa at ng bagong string, so make sure na makasali kayo. Kung paano makasali, ilalagay ko rin sa pin comment natin sa baba yung mechanics. Okay, so enjoy sa bago niyo matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!